Mga boss idol, medyo nga magandang bungad ngayon mga pare ko sa Miami Heat. Bakit? Una, dahil nga natalo sila ngayong araw kontra sa eliminated na team ng Washington Wizards. Pangalawa, may pagkakataon na nga sila na makawala sa play-in picture dahil kung sakaling nanalo sila sa Washington Wizards, aabante at tatalon nga sana sila sa top 6. Pero medyo mapait pa rin naman ang kanilang kapalaran dahil gaya last year, nakipagsapalaran pa sila sa play-in tournament at fortunate, nakapasok pa sila sa NBA Finals para kalabanin ang Denver Nuggets. Pero balik tayo sa naging laro nila sa Washington Wizards. Literal ngang napabayaan nila dito ang kanilang kalaban sa second half, 62-54. At dito na nga sila tuluyang natalo ng eliminated ng team ng Washington Wizards. May pagkakataon pa nga sanang maitabla ni Jimmy Butler ang laro, ngunit bigo nga siyang maipaso ang game time shot. At dahil dyan, maraming mga fans nila ang nagsasabing malas nga daw ang bagong hairstyle ni Tito Jimmy. At kailangan na nitong seryosoy ng bawat laro dahil kung hindi kahit sa play-in pwede pa silang malaglag dahil may 19 game pang natitira ang bawat team sa East. Dagdag isipin na naman ito para kay Coach Spoelstra para malamang sa malamang. Bagsak na naman sila sa play-in pero kudos pa rin naman kay coaching staff dahil hindi na nga ito bago sa kanila. Kilala naman natin ang Miami Heat kapag pumapasok na sa playoffs, upset ang lagi nilang target. Sa kabilang dako naman mga boss idol tungkol sa Lakers dahil nga sa pagkapanalo nila ngayong araw kontra sa team ng Minnesota Timberwolves. Nagkaroon nga sila ngayon ng 36 wins at tabla na sa ika-top 7 na Sacramento Kings na kakalabanin rin naman nga nila sa Miyerkules sa home court naman ng Kings. Alam naman natin na tinalo na nga sila nito last week sa kanilang bahay ng almost 20 points na tambak at ngayon ngang muli silang magkakatapat. Kailangan nga nila Coach Darvin Ham na gumawa ng game plan. Paano mapapahinto dito si De'Aaron Fox at si Malik Monk? Same problem nga dito ang kanilang poproblemahin mga pare ko'y dahil mismong bench point nga ang tumalo sa kanila dito. At kahit man nanalo sila ngayong araw, hindi pa rin nila maikakaila na isa ito sa dapat nilang i-improve bago pumasok ang postseason. Kung titignan nga natin ngayon, 103 points nga ang naitala ng starter ng Lakers, meaning 17 points lamang ang iniscore ng bench nila. Kung makakalaban man nga nila ang isang team na mataas at bench scoring, siguraduhin mahihirapan sila kagaya ng Miami Heat at Sacramento Kings. Pero syempre, dahil nga 3 role player rin ang wala ngayon sa Lakers na sina Christian Wood, Gabe Vincent at si Jared Vanderbilt, malamang sa malamang mapupunan nga nila ang problemang ito. May natitira pa ngang 18 games ngayon ang Lakers at kailangan nilang maipanalo ang 15 games para masigurado ang playoff spot. Good news rin naman para sa kanilang dahil may 3 araw pa bago ang sunod nilang laban sa hometown naman ng Sacramento.